mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Maganda ang takbo ng negosyo ni Ariel. Nakatira siya sa Pasay at sa kanya kumukuha ng mga paninda mga naglalako sa baklaran. Pero basket ang presyuan niya. Bawat isang basket ay naglalaman ng mineral water, crackers, biskuit at mga chichirya pa. Kapag mas malaki ang puhunan ng kukuha ay pwede yung dagdagan ng sabit na pugo. Hati sila sa kikitain ng tendero bawat araw. Ang problema lamang ay ubod ng hambog at mapagmataas si Ariel. Napakaliit ng tingin niya sa mga tendero. Kahit kung tutuusin ay dahil sa mga ito, kaya siya may kinabubuhay. Kung siguan niya mga ito at ipahiya ay wala siyang pinipiling lugar. Aba, Mang Densyo, wala naman kayo masyadong naibawas rito sa basket na kinuha niyo sa akin yung araw. Naglaro lang yata kayo eh. Sigaw niya sa may edad na tendero. Pasensya ka na Ariel, wala nga akong kinita ngayon. Dalawang biskwit na tig-sampu lang na ibenta ko. Marami na rin kasi kaming tindero sa baklaran. Ang bibilis pa ng iba na umakyat sa mga bus. Paliwanag ng matanda. Hirap na ito makipagsabayan sa ibang tindero na umakyat sa mga bus at doon maglako. Konting lakad nga lang ay hinihingal na ang matanda. Idagdag pa na kailangan ng mabilisang kilos dahil talamak ang hulihan ngayon ng mga kolorom na sasakyan. Mang Densyo, idagdag mo na tong 50 pesos sa kita mo. Pasensya ka na, nahirapan din ako magtinda eh. Sabi ni Marvin. Isa itong binatilyong tendero rin. Malambot ang puso nito at matulungin. Kaya lang ay hanggang 50 lang talaga ang maiabot niya. Dahil may mga gastusin rin siya sa bahay. Natatawa naman si Ariel sa nasaksiyan. Bata, huwag kang masyadong mabait. Utak-utak rin. Kaya di kayo naunlad eh. Sabi niya sa binatilyo. Sinuklian lang naman iyon ni Marvin ng isang napakalaking ngiti. Napapataas na lamang ng kilay si Ariel tuwing maririnig niya ang dalawang magkwentuhan. Palaging magkasabay ang mga ito. Masyadong maraming pangarap sa buhay si Marvin kaysa mag-aaral raw, kaysa ililipat ang nanay sa bahay na bato. Sinasang-ayon na naman ito na matanda. Minsan, nakikisabat siya at pinagsasabihan nitong huwag masyadong ilusyonado. Siyempre, mabuti na yung imulat niya ito na umaasa ito sa wala. Sa mundong ito, ang mga mayayaman lang ang lalong yumayaman at ang mahirap naman. Habang buhay nalalangoy sa ilog ng gutom at pagdurusa. Ganoon ang patakaran at iyon ang hindi naiintindihan ng ambisyosong si Marvin. Iba rin itong si Mang Densyo, tamang sakay lang sa trip ng bata. Kung siya lang, ipapayuan niya itong iyuntog ang sarili sa padera. Dahil imposible ang sinasabi nito. Mag-focus na lang dapat ito sa pagtitinda dahil iyon ang pinakamalapit sa katotohanan. Isang gabi, nagbibilang ng pera si Ariel nang lumapit sa kanya si Marvin. Kuya, salamat sa lahat ng naitulong mo. Kung hindi dahil sa negosyo mo, wala kaming ikabubuhay. Panimula niya. Huwag ka na magpasakalye. Anong kailangan mo? Tinatamad na tanong niya. Magpapaalam na po sana ako, sabi ng binata. Ha? Sige, bahala ka. Ilagay mo ang basket mo sa ibabaw ng makina. Bili ni Ariel dito. Ano nga bang drama ang sinasabi nito? Di na siya nagtanong dahil alam naman niyang babalik rin ito sa kanya at magmamakaawa. Sus Mariosip, ano naman ang lalamunin nito kung hindi ito magtitinda? Isang taon ang mabilis na lumipas. Hindi na alam ni Ariel kung ano ang nangyari kay Marvin. Baka sa iba na kumuha ng paninda o baka nasa probinsya at nagtatanim ng kamote. Natatawa siya habang iniisip yun. Nagising siya sa pag-iisip na magsalita si Mang Densyo. Masaya ang mukha nito. Ariel, eto na ang basket ko. Baka huling kuha ko na ito sa iyo. Sabi ng matanda.
Hindi naman siya nakasagot agad at tumaas ang kilay. Makalipas ang ilang sandali ay di niya napigilang magtanong. Saan kayo kukuha ng ikabubuhay niyo? May apo kayong pinapakain, di ba? Tanong niya. Pinuntan ako ni Marvin kanina. Ay ang batang iyon, team leader daw siya sa kumpanyang pinapasukan. Binigyan ako ng puhunan para magsimula ng sari-sari store sa amin para hindi na ako naglalako. Hindi nakakalimot. Proud na pagbabahagi nito na parabang anak na rin ang ipinagmamalaki niya. Napanganga naman itong si Ariel. Lingid sa kaalaman niya ay nag-aaral pala si Marvin habang kumukuha ng paninda sa kanya noon. Pinagsasabi nito ang hanap buhay sa umaga at pagpasok naman sa pampublikong kolehiyo sa gabi. Sa tulong ng scholarship at sipag ng binatilyo ay nakapagtapos ito at nakakuha ng magandang trabaho. Nagkamali si Ariel. Hindi dahil lugmok ang isang tao sa kinalalagyan niya ngayon, ibig sabihin ay hindi na ito makakaahon. Pagtsatsaga, dasal at tiwala sa Diyos ang kailangan upang makamit ang anumang pangarap mo sa iyong buhay. Samantala, ilang taon pa ang lumipas. Nabalitaan niya na si Marvin ay naging manager na at naging maganda na ang buhay. Nabibili na ni Marvin ang lahat ng gustuin niya. At lalo itong naging mapagpakumbaba at tumutulong sa mga tao na gipit sa buhay. Hindi kailanman ang lait si Marvin dahil alam niya ang sakit kapag nilalait ng tao at ibinababa. Kaya naman ito ngayon si Marvin, patuloy ang blessings na natatanggap dahil sa kanyang kabutihan at kababaang loob. Kayo, ano pang masasabi niyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung anong aral po mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pang mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayo muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.